Good day mga kababayan, nandito na naman si Kuya Pao para bigyan kayo ng review dito sa aking biniling bagong sharpener, driller bit sharpener, scissor sharpener, saka knife sharpener. So ito siya, kararating lang ngayon. Tinesting ko na siya. So yung unboxing niya, katulad ng sinabi ko, marami naman siguro nag-unbox dyan. So doon na tayo sa kung ano talagang features na magagawa talaga niya at kung ano yung purpose kung bakit ko siya binili. Dahil ang purpose ko ay dahil dito sa aking mga drill bit, dahil nagbubutas ako. Nagbubutas ako ng mga bakal. Ayan, marami akong bakal. So, ang tendency niyan eh, mapurol siya agad. So, imbis na bibili ka ng bagong drill bit, tasahan mo na lang siya. Noon, gumawa ako ng improvise. Well, nakipanood ko lang sa YouTube to. Ayan, meron akong grinder. Nakita nyo. Then, may hati, may degree siya. So, yung short, tansyahan yan, tansyahan. Kaya, nakita ko sa Lazada, meron silang ganito. And, sinubukan ko na rin, parang additional na gamit ko dito sa aking mga tools. So, ganito yan. So, ito, 220. Okay, so naku-collapse yan, collapse lahat yan, ito nyo, okay, and then, may ipapakita ko yung ano ah, meron ditong lock eh, ayan, so yan, ito yung pang chisel, pang sa mga karpintero, yun na yan, scissors and knife, haba, scissor, saka knife, yung mga ano, gunting, saka ano. Tapos ito naman ang pinaka-importante sa akin ay yung pang sharpen ng drill bits. So, dito tayo. Ito yung kanyang bato. May nabibili sa Lazada na ganito. Kung gusto nyo, pwede kayong bumili. Walang problema. Andiyan naman siya. And ito yung sinasabi ko. Ito lang aking problema na magiging dahil nga plastic siya, medyo ingat kayo kapag bubuksan nyo to kasi lock and unlock to eh, kaya medyo ingat kayo dyan kasi pag nabali yan di bali na siya. So ito ay pangsamantala lang na yan para hindi nakakalat, diba? So dito tayo ngayon sa aking talagang rason kung bakit ako bumili ng sharpener para sa aking drill bit. Yan, yan. Nakalock na siya. Tapos, ingat ha, kapag bubuksan nyo, ingat. Kasi nga. So, since ganyan na siya, doon na tayo sa actual. So, ito na sharpen ko na to. Kanina, okay naman siya. Kaya, ipapakita ko lang kung paano yung ginawa ko. So, ito, natanggal siya. Kinakabit, kita nyo yun? Yan. Oh. Tapos yan, may slot siyang ganyan. Okay? And ipapasok nyo yan sa loob. Ay, ano nyo muna. Okay? Tapos, meron siyang, ito ang pinaka-guide niya. Okay? Kasi may degree kasi siyang kinukuha, yung pinaka, ano, ng tip ng drill bit, may degree kasi yan eh. Yun, yung mahirap tansyahin eh. Kaya ito yung pinaka-guide niya. So, pag na-guide mo na siya, ano mo na siya, sisikipan mo na. Okay? And then, tatanggalin mo at papasok mo ulit na may guide ulit siya doon. Okay, so ayan, so kita nyo, umaano na siya, may konting kaskas,
Ibig sabihin nun, no, nakaguide na siyang ganun. So, ang purpose ito, para mag-gasgas siyang ganyan. So, open na natin. Ha? Open dito, switch on. Anak, switch on. Switch on. So, pag-uwi lang natin ay... So, okay na yun. Ngayon, papatayin ko muna ulit kasi ibabaliktad ko ngayon. Kasi nga, ang sharpen lang natin na yung natasahan lang natin ay yung isang side. So, may yung salamin ko. Ayan. So, doon tayo lilipat ngayon. I-ano nyo dito, then titwist nyo doon sa kabila naman. Okay? Ayan. Sikip, tapos may konting gasgas. Tapos that's it. Ganun lang. Ganun lang siya kabilis. Kaya lang, ito lang ang tip lang naman, tip. Kapag magtatasa kayo nito, mag-sharpen kayo nito, kailangan yung hindi masyadong patansyahin nyo rin, kakapain nyo. Papakiramdaman nyo kasi mamaya, masobrahan. Tapos, pag nasobrahan siya, hindi na magmamatch yung parang pinakaganon niya, tip niya. Misang gaganon na siya, misang gaganyan na siya. So, useless na rin. So, ang mangyayari ito, tasakay na tasa, hanggang mapudpud na yung inyong drill bit. Kaya, konting practice lang. Kaya, pag nagamay nyo na yan, madali na yan. Ako, sa simula, nahirapan ako. Tingnan nyo. Umpisa, ito lang ang gamit ko, ha. Ito lang. O, kita nyo yan. Konting practice lang, YouTube lang. Napag-aralan ko to sa YouTube at in-apply ko lang. Napag-aralan ko naman, kaya kaya nyo rin yan. Konting practice lang. Ito malaking tulong to, kasi nga dahil nga unang-unang purpose ko ay sa drill bit, so nakuha ko yung gusto ko, magtasan ng drill bit. And then kayo, baka bibili kayo dahil sa mga magtasan na rin ako nito, pwede. Yan yun, oh. Patatalas na siya. Magtasan na rin ako, oh. Diba? Ito, hindi yata to. Ito, ah. Yan, yan. Oh, yan. Inasahan ko na siya. So, okay na ito. Okay na siya. Hindi ko pa natetesting itong chaser kasi nga, hindi naman ako masyadong gumagamit yun. Itong ginagamit ko, kaya ito, testing na natin ngayon. Okay. Ano ba? Pause muna, nakpause. Okay. So, kinabit ko na. Gamit ko ay isang angle bar. Okay. Itong pang-testing natin. So, safety first. Kailangan. Okay, dito. Oh, kailangan meron kayong proper eye gear. Baka mamaya may umul sa mata nyo. So, yan ha. Kapag may lumalabas na para mga chip, ibig sabihin, maganda yung pagkakahasa. Kita nyo yung mga chip na yan, maganda yung pagkakahasa niya. Hindi persado. Thank you.
Ba? So, itong product na to, ito ko nabili yan sa store na ito. Kaya, hanapin nyo na lang. Yan, ito ko nabili yan. So, medyo matagal siyang dumating dahil abroad yata siya eh. Kali sa ibang bansa. Pero, sulit naman. So, gumagana lahat. At maganda siya. Kung gusto nyo ng ganito, anong problema? Kaya, sana makatulong yung review na to sa inyo. May gustong bumili ng ganito. Maliit lang siya. Oh. Siya kalit. Pero, very handy pagdating sa bahay, lalo na sa mga yung mga daddy and mommy na DIY, yung sila na lang gusto gumawa ng hindi na sila uupa ng ano ng tao, sila na lang. Ito nang bagay sa inyo, kaya para sa product na to, okay siya at sana makatulong, kasi katulad ng sinasabi ko eh, kayo pa rin yung magde-decide kung bibili nyo yung isang gamit o hindi. Kaya kami, eh, ano lang, guide lang kung tulong lang kung paano, ano, pagkapag-desisyon kayo na maayos. So, thank you sa susunod at sana malaking tulong sa inyo. At kung, ano, eh, i-like nyo lang para naman may like, diba? Kaya, thank you again and